Wow! Sikat na sikat siya. Lodi! Pa-picture naman! Diba? Wow! Popular na popular ngayon ang taong yan. Kailangan mapuntahan ko yan. Magpapa-picture ako sa kanya. Mga kaibigan, mga kababayan ko. Yang ganyang mentalidad, yan na po ang paghahanda sa pagdating ng Lawless One na tinatawag ng Biblia. Tahasan ko na pong sasabihin kung sino ang Antikristo. Ang Antikristo po ay totally opposed kay Jesus. Jesus was humble. Amen. Si Jesus po, alam niyo po ba si Jesus? Siya po ay napaka mahabagin sa mga tao. Ang mga tao po ay kanyang nilalapitan, yung mga may mga ketong, habang pinandidirihan ang mga ito ng nakararami, lalapitan niya at pagagalingin niya. Okay? Very sweet ang karakter ng Panginoong Hesukristo sa mga tao. Very loving Savior ang Panginoong Hesukristo. While ang Antichrist, kabaligtaran po niyan. Ang Antichrist, ma-pride. Hindi niyo ba nakikita ang espiritu ng pride ngayon? Nakikita na po ba kayo ng tao na sa simula ng kanyang career ay napakasimple, mabait, samantalang habang sa pagtagal at pag-usad ng panahon, pinalitan siya ng kanyang kasikat. Kung siya ay sumikat, halimbawa, nagkaroon siya ng malaking tinatawag na achievement sa buhay. Okay, nagkaroon siya ng marami mga tinatangkilik sa buhay na ito. At ang taong yan, makikita ninyo ba? Nakikita na ba kayong taong yumabang ng husto dahil sa mga bagay ng mundong ito? Preoccupied sila ng mga bagay ng mundong ito na parang yung pakikipagkapwa-tao wala nang halaga para sa mga taong ito. Well, itong gusto kong sabihin sa inyo, yan ang espiritu ng Antikristo, mga kaibigan ko at kababayan ko. At nag-umpisa na po yan. Actually, matagal na po. Matagal na po. Pero itong society natin ngayon, itong ating panahon natin ngayon, alam niyo po ba ito yung panahon na ayaw ko nang magbukas ng FB? Dumating na po sa puntong, Lord, ayaw ko nang magbukas ng Facebook. Pero sometimes I really need to because I'm going to share your word. Pero yung mag-i-scroll ako, promise, hindi ko na po ginagawang masyado. Sapagkat hindi ko po gusto yung mga nakikita ko rito. Magiging, makikita mo rito, pinapakita pera. Pinapakita nila yung marami silang pera. Pinapakita yung marami mga alahas. Okay, hindi naman po, ewan ko po, sa panahon natin ngayon, iba ang hangarin na ng mga tao. Ito po yung time na ayaw ko na pong buksan ng FB. Pero binubuksan ko, nag-share ako ng word. Yun lang po. Pero yung magbabad ka doon and all that, I really, really don't think so. Okay, ang paggamit ng social media, ng Facebook in particular, when we started using it for some like 14 years ago, hindi pa po ganyan. Di ba? Bagamat simple lang noon, makikita mo rin ang mga tao noon, yung pinaka-purpose ng Facebook, natutupad yung makipag-mingle lang, yung makipag-kaibigan lang. Pero ngayon, iba na po, payabangan na. Okay, gusto lahat sumikat, gusto lahat, well, ayan po ang spirit of the Antichrist. Yung mga mali, yan na po ang minamagnify ng mga tao, at yung tama, pag nasa tama ka, ikaw ang palalabasing mali. Ito ay nakakalungkot sa society-ing ito. Maniwala po kayo sa akin. Ito po yung time, uulit-ulitin ko, na hindi na po ako gano'ng nagbubukas ng FB. Dahil sa mga ganyan na sistema. Kaya sabi ko, Lord Jesus, dumating na po sana kayo. Tapusin mo na po ang ganitong sistema at uri ng ganitong mundo. Pero hindi po darating si Jesus ayon sa aking pasya o ayon sa aking kagustuhan. Bagamat nakalagay po sa Biblia, Jesus will come to rapture us ayon sa kanyang kalooban. Hindi ayon sa atin. Di po ba? Alam ko naman po yung bilang mga ngaral ng Panginoon. Pero minsan nakakadismaya po makita na hindi nakaaya-aya ang mga laman ng social media. Amen. Pero ginagamit ko to praise Jesus.
Okay, yun lang po. Pero yung magbabad ako dito, I really don't think so. Nagbababad ako sa mga music ngayon, ng mga praise and worship songs, yung mga luma na may mga awitin yan, ng mga praise and worship, pinaplay ko dyan po sa Bluetooth. Nai-enjoy ko po. Mabuti pa po yun. Maging Jesus-centered po tayo. Alam niyo po kung bakit? Kung naging mananampalataya ka na, wala ka ng gana sa mga ganyan. Maski magpakita sila ng, uy, ganun sila, uy, ganyan sila, mayaman sila. Hindi ka na, hindi na yan ang interest mo. Alam mo lahat ng bagay niya nilipas. Pero yan po ang platform ng Antichrist. Pagdating ng Antikristo, makinig po kayong mabuti. Hindi niyo po ba na-imagine? Hindi niyo po ba naisip? Bakit sasamba sa kanya lahat ng mga tao sa mundo pagdating ng time na yon? Kasi bago po siya lumantad bilang masamang tao, magpapanggap po siyang napakabutit, napakabait na tao. Lilinlangin niya ang mundo. Charismatic po itong taong ito, mga kaibigan at mga kababayan ko. Siya po ay magiging tagapamagitan ng mga bansang hindi nagkakasundo. Siya po ang actually magsasakatuparan para maitayo ang pangatlong templo ng mga Hudyo. Kaya ang mga Hudyo po, aakalain nila ng taong ito ay ang Antikristo. Ang akalain ng mga Hudyo na ang taong yan, siya ang kanilang Mesiyas. Pero hindi nila alam, yan ang Antikristo. May sinabi si Jesus sa Bible. Okay? Hindi ko lang po alam kung saan yung verse, pero masasabi ko po sa inyo kung ano yung eksaktong salita ni Jesus. Dumating ako sa inyo, pero hindi ninyo ako tinanggap. Pero pag may isang taong dumating, okay, siya ay tatanggapin ninyo. Alam nyo kung sino yun? Ang Antikristo. Ang Antichrist. Amen? Yan po. Kaya ang Great Tribulation, para po yan sa mga Jews. Sapagkat sa katapus-tapusan yan, ang mangyayari, tatanggap na po sila kay Jesus as their Messiah. Ayun pong pinakamaganda dyan. Pero iiyak at tatangis sila dahil sa kanilang hindi pagtanggap kay Jesus. Okay? At ang Antichrist, during that time, pupugnawin ni Jesus sa kanyang hininga. Ganun lang. Mamamatay ang Antichrist at sa salita ni Jesus, tatapon na sila sa Gehenna kasama yung false prophet. Sila po ang buena mano doon sa Gehenna. Wow! Buena mano sila doon sa Gehenna. Mauuna pa sila kay Satanas sa totoong-totoo lang po. Ano po mga kababayan at mga kaibigan? Okay. So, pero yung habang hindi pa po dumarating yung rapture, ngayon pala nakikita mo na eh. Hinahanda na talaga yung mundo. Sineset na talaga yung mundo. Yung espiritu ng Antikristo po, damang-dama ko na po. Damang-dama ko na po. At pag tayo po ay inalis na po rito, kasi tayo po yung restrainer para hindi po ito matupad sa ngayon. Para hindi ito lumabas ngayon. Pero pag tinanggal na po tayo, ibig sabihin, pag ni-rapture na po tayo, lalantad na ang Lawless One, si Antichrist. Tandaan ninyo ang Lawless One, siya po ay papaganahin ng kapangyarihan ni Satanas. Tutulungan siya ni Satanas, ng kapangyarihan ni Satanas, para ma-accomplish din naman ni Satanas yung mga balakin niya. Ano po ba? Yung maghari-harian. Actually, di ba kaya nga siya nagrebelde sa Diyos? Dahil gusto niya maging Diyos. Yan si Satanas. Actually, malalim pong doktrina yan. Marami po kami yung mga pinag-usapan dati ng mga magagaling na mga Bible scholars din. Pero ni isa sa kanila walang nakakita or wala silang napag-alaman kung saan nagsimula yung pride ni Satanas. Wala po nakalagay sa Bible. O, sige nga po. Paano nagsimula yung pride ni Satanas? Wala nakababatid, di ba? At bakit hindi na siya pinatawad? Amen? At yung mga sumama sa kanya, hindi na rin pinatawad. Bagkos, pinaghandaan pa sila ng Gehenna para paglagyan sa kanila. Kaya ang impyerno po ay ginawa ng Diyos. Ang Gehenna, makinig po mabuti, ginawa ng Diyos. Hindi para sa mga tao. Pero ang mga tao, since hindi naman tinanggap ng mga tao, yung kaisa-isang regalo ng Diyos, yung alok na regalo ng Diyos, sino yun? Si Jesus. Nireject nila si Jesus, kaya isasama rin sila sa Gehenna. See? Ang tanging pagpunta ng tao sa Gehenna ay rejection of Jesus. Why? Sapagkat nananatili pa rin sa kanila ang sinful nature. Yung sin nature, yung Adamic nature.
Kaya ang sino mang taong nag-turn kay Christ, sabi ng Bible sa 2 Corinthians 5:17, siya ibago ng nilalang kasi natanggal na yung dati niyang pagkatao. Ibig sabihin yung sinful nature niya na alis na, napalitan na ng bago. Nature na ni Christ ang nasa atin ngayon. Mga mananampalataya ko, mga kababayan at mga kapatid. Kaya sabi ko po sa inyo, tayo mga Kristiyano, settled na tayo eh. Since na-born again tayo, nakakilala tayo kay Jesus, wala na tayong problema dyan. Pero kaya may mga ganito mga pangaral pa rin tayo dito sa YouTube para yung mga alam natin na marami pa talaga naman pong hindi pa mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay makakilala rin po naman sa Kanya. Masarap din naman po yung marami tayong pupunta ng langit. Masarap din naman po yung marami tayong mararapture. Hindi ba? Yeah. Pero, wow. Kaya pag ito'y bago ko pinos, bago ko nagpo-post ng mga video, Lord, sabi ko, kapangyarihan mo ang kikilos sa mga video ito. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa mga channel na ito, sa channel na ito, mag-subscribe na po kayo. Click the notification bell. Share this video. Share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ Himself. Remember, si Jesus ay darating muna sa ating mga believers para i-rapture tayo. Yan po ay hinihintay na natin anytime. Ayon kay Tony Evans, okay, isang magaling na Bible theologian, at si David Jeremiah, isa rin napakagaling na theologian, especially sa eschatology, naniniwala sila anytime rapture na. Thank you, and Jesus truly loves us all.